So this is the part 2 of my day 3 here in South Korea. After Chongwa Day, we decided to eat our lunch here in Gyeongyang Katsu. Once you're seated, dito ka mag-o-order. Nandito yung kanilang menu. And once na makapili ka na, diretso payment na yun bago nila i-serve yung pagkain. So we ordered a creamy carbonara with katsu, then yung kaimon is yung tonkatsu with mozzarella cheese. We also ordered udon with fish cake and 2 cans of coke. Ay, ang sweet naman ang jawa ko, oh. Wait a minute! Charot lang pala kasi give and take dapat. Ganon. So for our lunch, we spent 39,800 won or almost 2,000 pesos. For me, it's a little bit pricey, pero sabi ni Moon, normal lang daw yung ganong price sa Korea. Sobrang sarap ng foods dito and yung portion ng pagkain nila is hindi ka talaga tinipid. Actually, yung carbonara pwede nga siyang pang good for 2 persons eh. My ratings for this restaurant is 4.5 out of 5 stars. Dahil tinatamad ang person maglakad, so we ride a taxi going to Gongbukgyong Palace and punta muna kami sa hanbok nam para makapili ng aming susuting hanbok. Ito talaga yung pinaka gusto kong gawin dito sa South Korea, yung pumunta sa Gongbukgyong Palace ng nakahanbok. Gyeongbokgung is the largest palace among the 5 royal palaces here in South Korea. So please keep on watching and itutur ko kayo sa loob.
Bitin yung gala namin dito sa Gongbok yung kasi need naming maibalik yung hanbok by 6 PM dun sa nirentahan namin. Medyo hapon na rin kasi nung nagpunta kami dito, so I will definitely go back here para naman malibot ko ng husto yung palace. Right now, we are going to Cheonggyecheon Stream. Isa to sa mga popular tourist destinations dito sa Seoul. There are also nearby attractions malapit dito sa Cheonggyecheon Stream, katulad ng Hyung In Jimin Park, pati na rin ang DTP or Dongdaemun Design Plaza. By the way guys, hindi pa ako nakaka-experience dito sa Seoul ng traffic. Pasyalan din talaga itong lugar na to kahit sa mga locals. Napakasariwa ng hangin kaya masarap mag-jogging dito. And also makikita mo dito ang linis na tubig. Multi? Fish? Fish. Fish? Ano? Opso? Fish. Oh, diyo. Ah. Oh. Tilapia. This is tilapia. Oh, tilapia. No. Maybe catfish. Oh, that one is so big. Oh, kata. This stream is almost 11 kilometers, so mahaba-haba ang lakaran kung gusto mong malibot tong Cheonggyecheon Stream. Hey. Mahina kasi talaga ako guys sa mga lakaran, lalo na kung mga paakyat kasi mabilis sumakit yung tuhod ko, alam nyo na, signs of aging. So right now we are here at Hyung In Jimin Park. Maganda kasi yung spot na to para makita nyo yung night lights dito sa Seoul. Para sa akin, napakahirap talaga umakyat. Pero, worth it yung pag-akyat nyo dito kasi makikita nyo yung ganda ng Seoul. O, diba? Ang ganda, lalo na sa gabi. After naming makapagpahinga doon sa park, so ngayon naglalakad-lakad naman kami dito sa Dongdaemun. Suddenly, I'm craving for Solbing. So kahit hindi pa kami nagdi-dinner, ang hinahanap namin is yung Solbing Cafe. So Solbing, isa siyang Korean dessert na para siyang halo-halo dito sa Pilipinas. Hindi na ako nakapag-vlog sa Solbing Cafe kasi not enough storage na tong phone ko. Pakita ko na lang guys ang picture ko doon. And bago ako bumalik sa accommodation, nagpunta muna kami ng DDP. Nag-order kami ng mango cheesecake, choco brownie solbing, and bugupang. I don't know. Oh, line 4? Line 4. 간식 위치에 다시 해주세요. 마스크를 착용하세요. 마스크를 착용하세요.
kaibigan pa nga kami mag-away nang dahil lang sa directions. Kasi naman dito sa Korea, yung subway nila, hindi siya complicated. Pero napaka-confusing kasi nakakalito kung saan ka mag-e-entry and mag-e-exit. Alam niyo yun. Kahit ang mga Koreans, nalilito rin sila, lalo na kung hindi sila taga-Seoul. Based on my observations dito sa subway, yung mga Koreans, yung mga napapansin kong naka-open sa phone nila, hindi naman sa chismosa ako, pero nakikita ko lang kasi, ang nakabukas sa kanila is yung Naver map. Kung nakakaintindi ka naman ng language nila and nakakapagbasa ka in Hangul, malaking tulong tong Naver map para hindi ka maligaw dito sa South Korea. So ayun guys, dito nagtatapos ang aking day 3 here in South Korea. So thank you so much for watching and see you on my day 4. Annyeong!